Bible site. Taas po yung mga Biblia nyo, mga kapatid. Open your Bible. Book of Genesis. Chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Doon po tayo sa Psalms 150 verse 6, last chapter and last verse. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. I would like to speak, mga kapatid, sa topic po sa umagang ito, breath and praise the Lord. Huminga ka at purihin ang Diyos. Amen! Praise God! Itaas po natin ang ating mga kamay at dudulog po tayo sa panalangin sa umagang ito. Lord, Thou art our great shepherd. Thou art our great pastor. We are just the sheep, Panginoon. Mga tupa lang po kami. At ikaw po ang nag-alaga sa amin spiritually. Praise God. You make it us lie down on a green pasture. You will lead us, Lord, to the still water. Kaya sa umagang ito, kaming lahat pong nakatayo, kaming lahat pong naririto, ay mayroon pong mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya sa umagang ito, dalangin po namin na wala pong isang uuwi, Panginoon, na hindi po makakatanggap, na hindi po ma-touch ng iyong presensya. Help us, Lord, to come boldly before your presence this morning. To God be the glory in Jesus' name. Amen! God bless at makaupo na kayo, mga kapatid. Maraming salamat, Pastor Oscar, Sister Imelda. First time nakita ko si Pastor Picar ay doon pa sa simbahan ng Tondo kay Pastor Anomir Trinidad. Parang young people pa siya nung unang panahon. At ako po'y nagalak, nagkaroon siya ng misis. At kilala ko po ito si Sister Imelda nung una. Praise, nung unang panahon. At ako'y nagagalak, mga kapatid, for many years, look what the Lord has done. Kaya dapat po tayong magpapasalamat sapagkat, mga kapatid, mayroon po tayong pastor. At ang ating pastor ayon sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart. So yung pastor ninyo, binigay ng Diyos yan. Kaloob yan ng Diyos, mga kapatid. According to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Salamat sa inyong pagmamahal kay Pastor Picars at sa buong pamilya, mga kapatid. Alam natin, we are starting on a humble beginning noong unang panahon. Parang naalaala ko pa, nakapag-preach pa ako, hindi ko alam kung saan banda yun. Praise God. At alam nyo, ang bawat gawain ng Panginoon, it all start on a humble beginning na tila bagang walang pag-asa. Para bagang habang nagpapastor tayo, para bagang titingnan natin, mayroon pa kayang mararating natin. Parang ganun. Pero pagpatuloy po tayo, mga kapatid, you will never know.
what the Lord has stored for us. Kaya kahit nga sa ating kahit na sa gitna ng mga problema, mga kapatid, tayo po'y nagpapasalamat na ang Panginoong Diyos kailanman ay hindi po tayo iniwan. Praise God. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, abide in me and I abide in you. For without me, you can do nothing. Amen. Praise God. Medyo mahirapan ako pag may face mask. Pwede ko lang tanggalin siguro ito. Kayo dyan, mag-face mask lang kayo. Praise God. Yun nga sinasabi ko eh, pag mag-face mask, malaking bagay din. Kasi yung mga ilong natin na yung iba'y nakadapa, yung iba'y naka... Hindi po mahalata, mga kapatid. Yung iba'y kulang na ng ipin, ah, hindi rin makapapansin. Alisin ko na lang ito, mga kapatid. At salamat kay Pastor Jess na ako po'y nasundo doon, mga kapatid. At salamat din na natapos na rin ang ating general conference. First time, after 2 years, ay nagkaroon po tayo ng general conference, mga kapatid. Hindi naman lahat, puro lang yata mga officials at saka mga Metro Manila pastors. Kaya maraming salamat, Pastor Picar, sapagkat siya po ang aming pinaka, siya po ang parang event organizer na inayos po niya lahat doon po sa hotel. At for the first time, napakaganda ng fellowship ng mga pastors. We have a good fellowship in hearing the Word of God at sabay-sabay din sa pagkain. Kaya napakaganda po, mga kapatid, sa nangyayari po ng ating general conference. Now, sa buhay na to, mga kapatid, may sinasabi ang Panginoon sa John chapter 9. I must do the work of him that sent me. For the night cometh where no man can work. Jesus said, I must. Hindi niya sinasabing, I will try. If I have time. No. He used the word, I must. There is a sense of urgency. Kaya sinasabi niya, mga kapatid, I must do the work of him. Not our work. Not our work. Not our business. Not... Anong sabi ng Panginoon? I must do the work of him that sent me. For the night cometh where no man can work. Alam po natin na sa buhay na ito, pwede mong padamihin ang pera mo. Pwede mong palawakin ang talent mo. Pwede kang magkaroon ng maraming talent at maraming pera. Pero hindi mo pwedeng padamihin at pahabain ang panahon mo. Yun ang problema, mga kapatid. May pera ka, magaling ka, pero wala ka ng time. That's what Jesus said, I must do the work of him that sent me while it is day. Because the night cometh, no man can work. Yung ginagawa natin ngayon, hindi mo magagawa yan sa buong panahon. Tandaan natin, hindi tayo makakalakad ng maayos hanggang sa katapusan ng ating buhay. Darating ang panahon, mga kapatid, kahit gaano ka matipuno yung katawan mo, mawawala din yan. Kahit na Arnold Schwarzenegger. Ha? Hirap ako sa pilyido nun eh. Kahit Arnold Schwarzenegger. Kaya gano'n yun. Pero hindi mo kayang pigilan yung ganda ng katawan mo.
Kahit gaano ka ka-smart, kahit gaano ka ka-bright, angu-anguhon lang yapon ka. Diba? Wala yan, mga kapatid. Praise God. Darating din ang panahon. Minsan, nagda-drive ako at pumunta ako ng palingki. Oh, nag-park ako doon, mga kapatid. Then, pagkatapos, umuwi na ako. May iniisip ko, nakasakay na ako ng tricycle. Magsabi ko, parang may dala akong sakyat. Dito yung susi ko. Malapit na ako makarating sa bahay. Naalaala ko yung sasakyan ko, mga kapatid. Praise God. Alam natin, ganito yung buhay natin. Praise God. Kahit gaano tayo kayaman, may katapusan din yan. Darating ang panahon na hindi lahat ng bagay ay masasagot ng pera. Sapagkat mayroong pagbabago. Kaya habang may hininga ka pa, habang buhay ka pa, Jesus said, I must do the work of Him that sent me. Praise God, while it is day. Habang kaya ko pa, habang ako'y makapuri pa, habang ako'y magsasamba pa, habang ako'y marunong pang manalangin, let's do it for the night cometh. Tatanda ka, manghihina ka, mainutil ka na, wala ka nang magagawa para sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy understanding, with all thy strength, mga kapatid. Bakit? Mawawala sa atin yung strength natin. Mawawala yung tamang pag-iisip natin, mga kapatid. Ngunit napakasalamat, nagpasalamat tayo sa Panginoon na habang may buhay tayo hanggang kamatayan, hindi po tayo hihinto sa pagpupuri sa Kanya. Ayan nga, sinasabi ko palagi, mansyon yung bahay mo. Darating ang panahon, bababa ka rin dyan eh. Ayokong bababa, Pastor, bahay ko yan. Anak ko, ayaw mo bumaba, kakargahin ka naman. Diba? Kakargahin ka na. Wala magagawa. Ibababa ka na. May nakaabang na Starix ng St. Peter. Wow! It's God. Oh, wala. Pag ilagay ka doon, dahan-dahan pong aalis yan. Goodbye, mansion. Ang dami ng sasakyan mo. Oh. May Avanza ka. May ano yung B? May bulldozer ka. C. May kariton ka. Ano? Wala yan, mga kapatid. Lahat na nakadikit na mga diplomat mo at mga degrees mo saan doon. Yung ubay kinakalawang na nga, yung mga trophies mo. Wala, mga kapatid. Dadalhin ka kahit anong lawak ng lupa mo, 50 hectares yan. Pagdating mo doon, mga kapatid, dahil mayaman ka, hindi ka dadalhin sa simenteryo. Isan pala, sa gardens. Kahit gano'ng kakayaman, 1x3 square meter ka lang. Grabe naman. That's life. And we must be ready for it anytime. Amen? Someday you will wake up. Wala na yung misis mo. Wala na yung mister mo. Wala na yung mama at papa mo. Hindi mo mapigilan ang ganyan, mga kapatid. Sapagkat tayo'y mga panauhin laman sa mundo na ito. Mayroon pong limit ang ating panahon. Ang sabi ng Biblia, ang araw, ang ating mga, si buwanuhon lang nato ni, ang gidaghanon sa atong mga adlaw na sa kamot sa Diyos. Yeah.
I-interpret mo, Pastor Picard. Praise God. Kaya dapat ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Praise God. Napakahalaga yan. Tingnan mo si Noah, mga kapatid. Maganda ang relasyon ng niya sa Diyos. Anong sabi ng Biblia? There was violence on the land. Mayroong isang pastor nag-preach. There was violin in the land. Ano, violin? There was violence in the land. But Noah found grace in the sight of God. Yun ang mahalaga. Napapaligiran na tayo ng lahat ng klaseng mga makasalanan, mga kapatid. Lahat ng klaseng kasalanan nandito na sa mundong ibabaw. Yung mga babae nagiging lalaki, yung mga lalaki nagiging babae. Gulo na, mga kapatid. Yung mga anak natin, hindi natin isabihin na babae o lalaki ito. Hintayin pang magiging 18 years old, mamili na lang siya kung babae ba siya o lalaki. Gulo talaga ng mundo. Praise God! Delikado na talaga. Pero, the church found grace in the sight of God. Hallelujah! Tayo po'y nagpapasalamat kahit sa gitna po ng ating kapanahunan na ito na punong-puno ng kasalanan, pero mayroon pa rin mga taong kagaya ni Noah, nagpupuri, nagsasamba, nanalangin, at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Inokwok with God. And he was not found, for God took him. And before God took him, he left a testimony that he pleased God. Ah, praise God. Pag ang Diyos ay, ano mas Tagalog yung place? Place. Yeah. Nahimuot ba? Nasayahan ang Diyos sa buhay mo? Praise God. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kahit bawal dalhin yung tao sa langit, kasi flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. But because God was placed with Enoch. Pastor, ano nangyari sa Diyos? Kanyang sinasalungat ang kanyang salita, di ba? Pag maglagay ka ng bahay, sa bahay mo, sa gate, lagyan mo doon, no entry. Ibig sabihin, ikaw rin, di na makapasok. Yeah. Kaya nung, doon kay Enoch, Enoch, walk with God. Ganon din tayo, mga kapatid. We should always remember, we are just pilgrims. We are just visitors. Mga turista lang po tayo dito. Pag turista ka, mga kapatid, pag turista ka, nag-negosyo ka ba? Hindi, ha? You are going to enjoy the tourist attraction. Dahil turista ka. Pero tayo, mga kapatid, nandito tayo sa mundo. Kagaya sa binanggit ni Pastor Picard, we have work to do. Praise God, we have a good news to be shared. Hallelujah, we have the gospel. Kaya ang sabi ni Paul, mga kapatid, I'm not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God unto salvation. Napakadilim na ng mundo, mga kapatid. Nung unang panahon, hindi napapansin ang church. Kagaya ng ilaw, hindi napapansin sa panahon ng araw. Pero kung gabi na at wala ng ibang liwanag maliban sa isang kandila, mga kapatid, it is a great blessing. Kaya nga, we are going to shine because we are now in the darkest moment of our time. Lalong naglilingas, lalong lumiwanag ang iglesia ng Panginoon sa panahong ito.
hindi na alam ng mga presidente paano po nila maproteksyonan ang kanilang kababayan. Hindi na alam ng buong mundo ano ang gagawin, mga kapatid. But thank God we are in the church of Jesus Christ, mga kapatid, na Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Nagbabago po tayong lahat. Nung teenager pa ako, hindi ganito itsura ko. Maniwala kayo, hindi, ang gwapo ko nung una. Eh, ganun yun ng mga senior citizens dyan. Oh, nung nag-edad pa kayo ng 20 years old, 25, hindi ganyan yung mga itsura na. Oh, pati yung mga senior citizens na mga babae, ang gaganda nyo nung una. Diba? Oh, ganyan yun ang buhay, mga kapatid. Eh, ma-abnormal naman tayo pag mag-edad tayo ng 70 years old tapos mukhang 16 ka pa rin. Hindi na yan natural, ah. Diba? Buhay natin. Nung una, ang kakapal pa ng buhok natin, mga kapatid. No. Kaya nga sabi ko ni Pastor Picar, nung una, parang domestic airport lang, ngayon international na. Ay, ang buhay ganun. Kasi ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, lahat po tayo, as Paul said, my outward man perish, but the inward man is renewed day by day. Ang katawang ito ay hindi pwedeng ipasok sa langit sapagkat ang lahat ng pagnanasa nito ay puro lamang pangsalibutan. Ngunit itong espiritu na nilagay ng Diyos sa ating mga puso, ito po ang palaging nagsusumamo sa Panginoon, mga kapatid. Our spirit, kaya nga pumunta tayo sa church sapagkat ang ating espiritu ay dinadala po tayo dito sapagkat andito ang espiritu ng Panginoon. Nandito tayo, mga kapatid, dahil nagugutom ang ating kaluluwa, nauuhaw ang ating kaluluwa. Wala nang iba pang mapupuntahan natin upang magkaroon ng satisfaction ang ating kaluluwa. Oh. Wala na. Kaya habang may lakas ka pa, mag-alay tayo sa ating buhay sa Panginoon, mga kapatid. Because one day will come. Di ba may mayaman sa Biblia? Ang lawak ng kanyang aanihin, mga patid, at nag-isip siya, ang dami ng aanihin ko, maliit lang itong kamalig ko. Ang sabi niya, plano siya, mga patid, palakayin ko itong kamalig ko, hahakutin ko yung produkto ko, pagkatapos, sasabihin ko, hala, kalag, pag-enjoy. La, kaluluwa, mag-enjoy ka. Eat, drink, and be merry. Magmasaya ka sapagkat marami na akong naihanda para sa iyo. Ngunit sa ating gabi, sinabi ng Diyos, hoy, buwang! Hoy, buwang, karong gabi una, kuhaong ko na imong kalag. Hoy, taong baliw, sa gabing ito, kukunin ko kaluluwa mo. Hindi sinabi ng Diyos, kukunin ko yung negosyo mo, kukunin ko yung pera mo. Hindi interesado ang Diyos dun eh. Ngayong gabi, babawiin ko na ang buhay mo. Sino pang mag-harvest sa mga nakatayong kamaisan dyan? Sino pang magpatayo sa pinaplano mong budiga? Drawing pa lang yan lahat. Hindi pa, wala pang harvest, mga kapatid, pero sa isip niya, may harvest na. Ang ibig kong sabihin, huwag kayong gumawa ng mga plano na di kasama ang Diyos. Huwag tayong gagawa ng steps na nakalimutan natin ang ating Panginoon, mga kapatid.
Huwag tayong gagawa ng kahit anong hakbang na hindi tayo magpaalam sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ano sabi sa Biblia? Thy word is a lamp and a light. Anong oras yan pag kailangan mo ng ilawan? Gabi. Pag gabi, mga patid, kailangan mo talagang ilaw. Kahit gano'ng kakabitiranong driver, pag magbiyahe ka papuntang Baguio tapos wala kang ilaw, hindi ka makakarating doon. Oh, pero tingnan mo, may ilaw yung kotse mo. Pero hindi ibig sabihin, pag may ilaw ka, kita mo na ang bagyo. Hindi, you need to travel, you need to move forward. Kasi habang pa nagbiyahe ka, yung ilaw mo yan, mga kapatid, yun ang magiging direksyon mo, makarating ka sa bagyo. Hallelujah! Sa buhay natin ngayon, you need the Word of God. It is a lamp unto our feet and a light unto our path. Isipin nyo, paano kung mamuhay tayo na walang ilaw? Paano kung gabi, tapos wala kang ilaw? Paano kung naglalakad ka, wala kang ilaw? Madilim masyado. Kaya nga ang tao mabakslide, mawala sa landas ng Panginoon dahil walang ilaw, walang salita ng Diyos sa buhay niya. Kan sabi ni David, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Kaya nga tayo nagkaroon ng relasyon eh, kasi by the word of God. Tinanggap ninyo ang katotohanan, tinanggap ko rin. You were baptized, I was baptized. So we have a relationship. Anong relationship natin? We are brothers and sisters. At kung brothers and sisters tayo, ano namang relasyon natin sa Diyos? Father. Amen? We are brothers and sisters. Walang pamangkin ang Diyos eh. Wala ring apo yan. Diba? Wala yun, mga kapatid. Talagang you are a child of God. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Hallelujah! You are in the world, but you are not of the world. Kaya tayo nagpapasalamat. Kung if you are brothers and sisters, din magkapatid tayo. Ang Panginoong Diyos, ang ating Ama, anong tawag sa atin? Pamilya. Amen? Yung anak mo nga anim eh, magkagulo na yung bahay nyo kasi bawat isa, mayroong mga ugaling mga ganyan. Yung isa'y matahimik, yung isa'y madaldal. Oh. Yung isa'y tamad. Diba? Oh, yung isa'y mahangin. Ay, hindi mo naman pwedeng sabi, ikaw nga yung anak mo, kahit tamad yan, kahit pasaway yan mga kapatid, pero nanatili yan sa bahay, pinapakain mo yan. May sermon nga lang. Diba? Oh, we have patient mga kapatid. Inaalagaan talaga natin yan kasi sakop sa pamilya yan. Oh, praise God. E ganun din tayo eh. Kahit pasaway tayo sa Diyos minsan, kahit na tayo'y nagkukulang minsan, kahit na tayo'y nakalimot sa Diyos minsan, pero pinapakain ka pa rin ng Diyos eh. Amen. Iniingatan ka pa rin ng Panginoon. Why? Because God is our Father. Kaya nga ayon anong sabi ni David sa Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Who has forgiven all thy iniquities, who healeth all thy diseases, diretso kayo sa bandang baba. Hindi niya ginawa ang ayon sa ating kasalanan sapagkat naalaala niya na tayo'y mga alabok lamang, mga kapatid. Kaya napakaganda po sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Napakadakila po niya. Kung hindi sa pagkita ng kanyang pagmamahal, ay matagal na po tayong naglaho sa mundo.
Praise God. Kaya, napapansin natin mga patid, anong sabi ng Biblia, binasa ko kanina, and he poured man out of the dust, and he breathed into his nostril, ano? Breath of life. Ginawa ng Diyos ang tao, pinupurma, to make it clear, hindi babae unan yung ginawa, baba, lalaki ha. Kinuha niya, praise God, pinurma niya mga kapatid, and he created man according to his image and likeness. Pagkatapos doon, nakahiga na si Adan doon sa lupa. Walang buhay. Isang napakaganda. And God breathed on the nostrils of man. Oh. Tapos hiningaan ng Diyos. Nakaganyan lang si Adan. Paghininga ng Diyos. Connected siya sa hininga ng Panginoon. Praise God. Kasi yung hininga natin, mga kapatid, binigay ng Diyos yan sa ating buhay. And man became a living soul. Praise God. Kaya napakalaga talaga. Kaya nga tayo kinusider pa ditong buhay kasi huminga ka pa eh. Praise God. Huminga nga kayo. Hayahay. Maswerte yung malaking ilong, daming hangin makuha. Amen. Praise God. Kahit gano'n takayaman, pag mawalan ka na ng hininga, goodbye. Because your breath is the only thing that holds your life. Amen. Praise God. Oh, pag wala ka ng hininga, mga patid, wala na. Kaya pag may hininga ka pa, may pag-asa. Amen. Kung nanghihina ka sa Panginoon, pag may hininga ka pa, huwag mong palampasin ang oportunidad mo. Sapagkat darating ang panahon na yung hininga na yan ay babawiin ng Diyos. At napakaganda na kung ibibigay natin ang ating hininga, ay ibibigay natin ito after doing the work of God. When the night cometh, we have nothing to fear because we are safe in Jesus. Naranasan yung mahirap mahinga? Bakit ano nangyari? Di ako makahinga. Ano, kawawa naman. Kaya yung COVID, kaya natin yan. Pag ubo lang, ubo. Ano. Pero pag hindi ka na makahinga, nako, kailangan muna ng oxygen. Oh. At para maging effective, samahan mo na rin ng acetylene. Hindi ba bang partner yan? Kasi oxygen, acetylene, di ba? Oh, nirapag ka maging ganun na mga patid. Anong gagawin ko? Hindi ka na makahinga dyan? Hindi nga. Kailangan ko ng hangin. Hangin. Isang kadali. Vulcanizing, maraming hangin. Anak ko mga patid, kanyan yung buhay. Oh. Huwag mong sabihin, I'm smart. Kahit gano'n ka smart, tatanggalin ka sa trabaho mo pag matanda ka na. Ano pang magagawa mo, smart ka nga, pero wala nang laman yung utak mo. Alam mo mga kapatid, isang ugat lang ang puputulin ng Diyos. Hindi mo na alam paano umuwi eh. Hindi mo na alam sarili mo. Isang bagay lang puputulin ng Diyos mga kapatid. Nako, magbago lahat ang buhay mo. Huwag nating sabihin, maganda ako, pastor eh. Eh, itong mga ladies natin, maganda ito nung una eh. Di ba? Limitation po lahat. Amen. Oh, lahat ng bagay, mga kapatid.
Kaya sa panahong ito, ano ba talaga ang gawain na pinakamahalaga na manatili po ito hanggang sa ating kamatayan, mga kapatid? Ito po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pagsunod ng kanyang gawain, mag-akay ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Because after all, lahat ng ating mga inaangkin, mga ari-arian, ito po'y maiiwan sa kamay ng iba. Naalala ko yung istorya ng isang driver. Oh, da-drive lang siya. Oh, namatay yung mister. Eh, yung madam niya nagkagusto sa kanya. Eh, siya na ngayon mayaman. Sabi niya, this is life after all. Yung mister mo, nagpatayo ng bahay para sa akin na yun. Iniwan ka pa para sa akin. Parang ganun ba? Ang ibig kong sabihin, lahat ng bagay na pinag-aari natin, kahit titulado pa yan sa pangalan mo, pag... Ngunit kung mayroon ka ng death certificate, wala ng kwinta ang mga bagay na yon, mga kapatid. Ngunit tayo'y magpapasalamat dahil pag ang Kristiyano'y mamamatay, it's time for us to go to heaven. It's time for us to enjoy eternity. It's time for us na makasama ang ating Panginoon, not just for an hour nor for a second, but it will be eternity. Kaya, pasensya na kayo. Biyahe ito eh. Minsan sa biyahe, mga kapatid, mag-ingat ka kasi may mga driver din kasama mo, hindi mag-ingat eh. Di ba? Pag magbiyahe ka, biyahe kami mula Davao, pumunta kami, mga kapatid, ng Tugigaraw ni Mrs. ko. Kami lang dalawa. Oh, galing ng Tugigaraw, dumiritso kami doon sa Apare. From Apare to Lawag. Napahinto kami sa Pagod Pod, sa Bangi at sa Burgos kasi ang daming mga windmills. Oh. Dumaan kami sa Pasukin, bumaba yung misis ko. Sa, bakit ano ba? Siya daming asin eh. Marami namang asin sa Davao. Sabi niya, bibili ako isang sako. Ha, nakikita mo na yung trunk natin, no? Bibili ka pa ng isang sako. Oh, kasi iodized salt eh. Eh, bumili talaga, mga patid, isang sako, dala namin. So, unahan, sabi ko, oh, may furniture, baka may nagustuhan ka rin dyan. Tapos, may mga daan na hindi maganda. Sabi niya, ano bang klaseng lugar na ito? Papangit ang daan. Sabi ko, tumahimik ka lang dyan. Minsan lang tayo dadaan dito, hindi naman tayo pabalik-balik dito. Di ba? May mga problema sa buhay, mga kapatid. Eh, we will pass this world but once. Hindi po ito paulit-ulit. Kaya nga may nagsasabing, I shall pass this world but once. Any goodness that I can sue, any kindness that I can sue, let me do it now for I shall never pass this way again. Hallelujah! Kung dapat may ibigay ka, ibigay mo na. Pag may minahal ka, mahalin mo yan, mga kapatid, sapagkat hindi po tayo pabalik-balik sa mundong ito. Amen. Kayo mikot kami, punta kami ng Lawag, diretso ng Bigan, galing ng Bigan, mga kapatid. Oh, saan pa makaya pumunta? Pumunta kami doon sa La Union, doon kami sa San Juan, tapos akyat kami sa Nagilian, doon kami sa Baguio. Tumikit short, ikot namin ang whole Philippines. Kasi darating ang panahong tatanda ka na, mga kapatid. Pag makita mo ang Bayon Volcano, yan ang may volcano, hindi ako nakapunta dyan. Itong Banawi Terraces, hindi tala. Ito ang Bagyo, hindi ako nakapunta riyan. Wala ka ng pag-asa. Kaya kayo mga senior, mag-enjoy tayo. O kayo, huwag niyo ako isama doon. Mag-enjoy kayo. Praise God! Bumili kayo ng masarap na pagkain, mga kapatid. Bumili kayo ng masarap na isda. Huwag palaging gunggong. Gunggong? Agalunggong, sorry. Ay, lagi na lang ganyan. Huwag kang maghintay na bibilhan ka ng mga anak mo. Nako, manghihingi pang mga yan. Diba? Enjoy your life. Bumili ka. Nasarap pagkain. Praise God. Kung kaya pang mag-travel ka.
Hallelujah, enjoy yourself. Ang tagal natin nag-aruga ng mga anak natin, hanggang ngayon po ba, tayo pa ba mag-aruga, pati mga apo niya? Bigay, huwag mong pakialaman yan. Ibig sabihin, Pastor, yung pag may pera ako, Pastor, hindi ako magbigay sa mga anak ko. Huwag. Oh, grabe naman, Pastor. Alam mo, naalaala mo ba kung magsuwildo sila, magbigay sa'yo? Yung wala pang asawa. Pero pag may asawa na, oh, lalo na! Kung lalaki ang anak mo, yung anak mo gusto magbigay, dalo ng asawa. Sabihin ka agad na, oh, ano yung hinawakan mong budget yan? Ba't di mo binigay sa akin? Nagbigay na ako sa budget mo. Eh, nakikita ko pa may pira pa dyan. Kay nanay ito. Ano ka ba? May asawa ka na? May pamilya ka ba? Isasama po pa yung nanay mo? Ay, tatamaan ka sana ng kidlat. Wala. Eh, siyempre. Hindi. Ako na may hawak yan. Pagsabihin kong ibigay, ibigay. Pagsabihin kong huwag, huwag mong ibigay. Para wala po tayong gulo. Ay, huwag naman ganyan, mga kapatid. Amen. Kahit may asawa na kayo, kawawa yung mga parents mo, mga kapatid. Nasa sunset years na yan. Bilang na lang ang mga araw ng mga yan. Oh, lalo na, pumuti na yung buhok. Oh, dami ng sakit. Alam mo naman, nung unang panahon, nagiging young people tayo. Ganyan na tayo maglakad. Wow, breast out. Lalaki, mga kapatid. Oh, pagdating mo ng 40, medyo ganyan na kunti. Pagdating ng 50, ganyan na. O, di ba? Hindi mo kinaawan yan. May tungkod na dala. O, pagdating ng 60, mga pati, may tungkod, may ganyan na. That's life. Pupunta tayong lahat doon, mga kapatid. Walang detour. Wala pong right turn. Walang left turn. Straight forward po ito, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin o hindi, mga kapatid. Every day, tayo po'y lumalakad papunta sa ating mga libingan. Ngunit salamat sa Diyos. He is our hope. He is our peace. He gave us life. Kayo mga senior, huwag nyo ipahiram yung ATM nyo. Kung lima yung anak mo, after five months pa, babalik yung ATM mo. At lalong higit, huwag kayong tumanggap ng maraming apo. Ganun man yan eh. Kung tatlo ang anak mo, siyempre, tayong mga, o kayong mga lulot lula dyan. Ang sarap kayo ng apo. Praise God. Bakit sinabi lang mas mahal daw ang apo? Siyempre, kasi habang kinakandong mo yung apo mo, naalaala mo yung mga panahon na yung mga anak mo, yung mga bata pa, mga kapatid. Diba? Ang sarap ng apo kasi ma-realize mo nung panahon, yayakapin yung bata, mga kapatid. Oh, ang sarap. Alam mo yung apo natin, mga kapatid, kahit walang ipin, ang sarap talaga mo mag-smile. Tayo ngayon, walang ipin, nakakatakot mag-smile. Diba? Parang ganyan, mga kapatid. Diba? Sarap pag may apo. Pero magsisilos man yung iba. Ang anak lang ni ate, binantayan mo. Bantayin mo rin yan. Oh, eh, tatlo na yung ibibigay sa'yo. Eh, paano ka pa mag-enjoy? Oh, dapat sa may edad, pag gustong magpahinga, magpahinga. Pag gustong lumakad, paano ka makakalakad, makapagpahinga ngayon?
eh nagtatryo na yung umiiyak na yung tatlo. Oh, gagawa ka ng paraan. Oh, magtitimpla ka ng gatas. Oh, eh, pag magtimpla ng gatas, gamit yung nagtawag, bibiron na Cebuano na. Oh, oh, siyempre, may edad na, malabo ng paningin. Titingnan mo yung gatas. Saan ba ito? Saan kaya ang tubig dito? Ikuti. Mako naman kayo, di ba? Eh, tapos, ay ito. May tubig na pala ito eh. Okay, kuha ka na ng gatas. Eh, na ilang takal kaya ito? Oh, sige. Eh, sinisisip mo yan. Diba? Oh, tingnan mo. Yung bata, iyak nang iyak. Ito, mahimik ka dyan, apo, ha? Kita mo, nagtitimpla lang. Mahimik pa to. Eh, ganyan natin. Halos kalahati ng nabuhos mo. Ang sabi mo, mainit pa kaya to? Eh, paano yung balat natin? Para ng lumpia wrapper. Tapos nagdududa ka, itikman ko nga. Nakalimutan, nasarapan ka yata eh. Ang buhay talaga ganun eh. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kayong mga may mga anak dyan, may mga lula, mga ganyan. Let your lula, lulu, enjoy their seniority. Amen. Ibigay, kung mag-ingos, dadalhin mo yung apo ko rin eh. Gusto ko makipaglaro. Okay, dadalhin nyo. O, sarap talaga ng apo. Lalo na pag mga 3 months old, 4 years apo, 10 months old, ang ganda talaga. Pero pag tumatay na, umihibal ko doon. What I'm trying to see is this. May katapusan po ang lahat, mga kapatid. Kung ano ang ginawa mo ngayon, hindi mo magagawa yan hanggang sa dulo ng mundo, mga kapatid. Kung anong nasa inyo, hindi mo kayang mapigilan yan. Kaya napakaganda. We will have a good relationship, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, mga kapatid, let everything that has breath praise the Lord. Hindi naman sinabi ng Diyos, ang lahat ng may pera, magpuri sa kanya, wala. Ang lahat na walang problema, magpuri sa kanya, wala. Hindi rin sinasabi, ang lahat ng gwapo. Eh kung gwapo, iilan lang kami. Pastor Picar, ilan lang tayo? Praise God. Huwag na kayong magtaka sa mundo, kasi sa mundo, we have problems here. A woman, a man that is born of a woman, is full of troubles ang kanyang buhay. You cannot speak an eternal peace dito sa mundo, mga kapatid. Habang tayo sa mundo, darating ang panahon, iiyak ka rin. Amen. Magka-problema ka rin. Eh, magka-problema yung si Mrs. Yung si Mr. magka-problema din. Yung may mga asawa, may problema din. Yung walang asawa, mas malaki ang problema. May asawa na kayo? Malapit. Diba? There is no place in the world na walang problema. Lahat po'y magkasakit. Lahat ng may sakit, taas ang kamay. Okay. Yung walang sakit, maghintay lang kayo. Praise God. Well, sa mundo, ganito. Iyak tayo dito, luluha tayo dito, magdaramdam tayo dito, may kamatayan dito. Lahat ng mga bagay na hindi maganda ay maranasan natin sapagkat ang demonyo ay dito. Oh, this world is ruled by Satan. Amen? Kaya nang hinuhulog si Satanas, mga kapatid, nahulog sa mundo.
paghulog sa mundo, kumalat sa buong sanglibutan. Yung iba'y nakarating sa Amerika, sa Afrika, yung iba'y nasa Pilipinas, yung iba'y nandito sa Nubaliches. Praise God. Oh. Kaya dapat aalis tayo sa mundong ito. Kaya sabi ni John, love not the world. Kasi ang mundong ito, dito punanahan ng Diablo. Kaya nga may problema. Kaya nga may mga alitan. Kaya nga may mga bagay na hindi maganda. Bakit nandito po ang Diablo naghahari sa mundo? But surely, we are going home, mga kapatid. When the trumpet shall sound, we shall be changed in the twinkling of an eye. Biro mo yan, bago tayo mga kapatid. Kasi yung katawang ito, para mundo lang talaga to. Out of the dust of the earth, ito ang composition ng ating katawan. Kaya lahat ng mga kagustuhan nito ay puro pang mundo. Kaya milagro, it's a great miracle na makarating ka sa church. Kasi yung katawan mo, ayaw talaga yan. Ngunit dahil si Kristo ay nasa puso mo, at uhaw at gutom ka, hallelujah, hindi mo kaya na hindi ka makapunta rito. Kahit yung Diablo, hindi ka kaya niyang pigilan. Amen. Praise God. Tingnan mo yung katawan ito, mga kapatid. Oh, ay, may birthday ngayon. 3 litson. Ay, mag-church kami ngayon. Ay, marami pa namang Sunday. Itong birthday, minsan ito isang taon. Punta tayo. Ilang litson ba? 3 litson. May bring house yan. Mayroon. Eh, mag-isip-isip ka na. Oh. Gusto mo yung litson, pero yung kaluluwa mo ay nauuhaw rin, mga kapatid. Praise God, nagugutom din yan eh. Sasabihin mo sa kapitbahay mo, sorry, hindi ako mapunta. Kailangan talaga ko magpunta sa church kasi nauuhaw ako at nagugutom ako. Kailangan ko ang salita ng Diyos. Tirahan nyo na lang ako kahit 1 kilo. Praise God. Kasi doon sa langit, no more tears. Hallelujah. Biro mo yan, no more tears. Papahiran niya ang luha ng ating mga mata. Anong klaseng tissue gagamitin niya? He shall wipe the tears from our eyes. Para bang anak natin, mga kapatid. Pag anak natin umiyak, oh, Papa, oh, papahiran mo yung, tama na, Junior, tama na. Nako, talagang iba ang madama ng bata, mga kapatid. Ganun din tayo pagdating natin doon. Wow! We will be crying not because of pain, but because of glory! Pagdating natin doon, mga kapatid, no more tears, no more pain! Daming mga pain natin dito. Yung mga dalaga, iniwan ng mga sweetheart nila. Yung mga lalaki din, pinagtaksilan at iniwan dahil walang trabaho at tamad. Alam nyo, ang lalaki ngayon, kahit hindi madrawing yung mukha nyo, mga kapatid, basta't makita kang ikaw ay unsan ang kugihan? Ikaw ay masipag. Marami kang pera. Ayos ang paglilingkod mo sa Diyos. Praise God. Talagang magkaroon ka ng misis na pinakamaganda. Kaya ang tawag sa inyo, the beauty and the best. Praise God. Oh, napakalaga po yan. No more pain, no more sorrow, no more darkness. No more death. Wala nang St. Peter, mga punerarya doon, mga kapatid. Amen. Kaya, we are longing on that day. Praise God. When the work is over, mga kapatid, natatapos na rin yung gawain ng Diyos na pinagkaloob sa atin sapagkat bawat isa sa atin mayroong sariling ministry at manatili tayo po dyan, mga kapatid. At alam po natin, when the trumpet of the Lord shall sound, goodbye, world.
We're going home. Kaya nga sinabi ko doon sa mga pastor, bago po tayo magtapos mga kapatid, kayong mga mister, mahalin talaga yung misis niyo. Lahat ng mister na mahal ang misis, magsabing amen. Napilitan lang kayo. Mahal natin yan. I've been married for 45 years na yata. Hindi ko na masyadong nabilang. Mga asawa rin marunong magbilang yan eh. Oh, 45 years. Pastor, wala ba kayong problema? Hindi ba kayo nag-aaway? Anong hindi nag-aaway? Walang problema. Basta babae, kasama mo. May problema talaga eh. Tingnan nyo yung Eden. Si Adan lang at ang Panginoon, si Adan lang at ang Diyos. Ay, wala talagang gulo. Nagkagulo lang nang dumating sa iba. Ito kasi si Adan, hindi masyadong magandang communication, hindi kinakausap si iba. Wala eh. Hindi mo marinig si Adan nagsalita before the fall? Wala eh. Oh. Eh itong babae, gusto talagang kahit natulog ka na, alam mo, sweetheart, yung ano kanina, no? Habang naglalaba ako, yung downy na ginamit ko. Hoy, ano, tutulog ka na, makinig ka na. Buong araw ka nagtrabaho, wala akong makausap ngayon. Tumahimik ka na ngayon, gano'n. Diba? Oo. Kaya pag hindi mo kausapin yan, demonyo ng kausapin yan, mga pati. Kaya nga, ang ibig kong sabihin, pag may misses kayo, maswerte kayo, sinagot kayo. Diba? Maswerte kayo, nagpakasal sa inyo yan. Dapat sa misses, alagaan, mahalin, mga patid. Huwag kayo makinig. Diba? O, diba mga misses? O, yung damang-daman mo mong pag-ibig ni mister, may kasabihan nga, pag ang lalaki tunay na nagmamahal sa iyo, every day is Valentine's Day. Kasi pray, I love you. I miss you. Oh, sarap na, di ba? Oh. At saka yung mga misis, mga patid, oh, bago ka umalis, eh, imo lang kusiyon ang kilid. Ay, gustong-gusto nila yan. Di ba? It's just a way of expressing yourself na very precious. Eh, pag mag-asawa ka ng tamad, every day is labor day. Labor day. Pag mister mo talaga ipasaway, every day is Holy Friday. Oh. Pero kung ang mister mo ay mapagmahal at nagbigay lahat, every day is New Year's Day. Pero may payo daw, huwag na lang kayo mag-asawa. Kasi every day is Independence Day. Walang mag-monitor. Saan ka? Sinong kasama mo dyan? Andito eh, kapatid ko. Eh, makinig ako sa kapatid mo. Ayo! Oh, praise God! Oh, hallelujah! Mahalin niyo mga misis niyo. Una, niligawan niyo yan eh. Pangalawa, wala na tayong magagawa dyan. Di ba? Magtrabaho kayo ng gusto. Praise God. Kailangan hindi magutuman si misis. Kaya ang mga bata, hindi malnores. At may sapat na budget. Kaya kikilos talaga tayong mga lalaki. Kasi itong katawan natin, pangtrabaho talaga ito. Iba yung design ng katawan natin, pangtrabaho talaga ito. Yung katawan ng misis natin, pang-anak lang yan, mga patid. Ito totoo naman ah. Bakit may lalaki bang nanganak? Praise God. Kaya, napakaganda niyan. Because time will come. Your time is over. Kaya magandang relasyon sa misis mo. Hindi kayo nag-aaway ng grabe. Oh, kung nag-aaway man, nagpatawad ka agad. Oh, ito pa naman mga babae, ang tagal magpatawad. Sila pang nagkasala. Ay,
Kaya tayong mga lalaki, ano mga diferensya at ano yung mga problema, hinga tayo agad ng tawad. Baka ma-stroke yung misis mo. Kinaumagahan, o ikaw ma-stroke. Hindi ka na makapagsalita. Wala na. Oh, kailangan talaga, bago tayo matulog, huwag tayong matulog na galit. Kasi pag matulog tayo ng galit, si Mrs. nakatagilid, harap sa dingding. Nagkunwaring tulog. Si Mr. din, nakatagilid din, harap doon sa kabilang dingding. Bakante sa gitna, andun ang yawa. Sabi ng Diablo, Mr., huwag ka talagang susuko. Mrs., huwag talaga. Sabi ng Mrs., iwan ko sa iyo. Bukas, hindi talaga kita papansinin. Sabi ng Diablo, Mr., bukas din. Bukas na bukas din. Ayaw kong mag-almusal. Alis ka agad ako. Eko, na-stroke yung isa. Ba't sinabi mo yung pastor? Nangyari yan sa member ko eh. Nag-aaway sila. Namatay yung Mr. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, ano bang problema mo? Pastor, I'm sorry talaga. Tag-aaway kami kagabi. Kinu-curse ko pa siya. Eh, yun na nga. Matay, kinaumagahan, mga pati. Praise God. Kaya ang Bible sabi sa atin, let's forgive it. Kayo namang mga asawa, praise God. Oo. Huwag kayong masyadong demanding. Alam mo, yung mister mo, kukunti lang ang sahod. Gusto mo pa ng kotse, ng ano, maghintay ng tamang panahon, please. Huwag nating i-pressure si mister. Buslot na nga ng pantalon, mga kapatid, sa pagtrabaho. Di ba? Praise God. At mga misis, kailangang maganda at mabango lagi. Kasi kaming mga mister, na-attract kami pag mabango si misis. Yun naman ang weapon ng mga babae. Mabango kayo lagi, di ba? Paamoy nga sa inyo dyan. Ganyan yun, mga kapatid eh. Make yourself lovable. Nauuwi talaga agad si mister. Dahil namimiss ka. Eh, paano yung pag-uwi ni mister? Amoy omega painkiller ka, amoy epicacent. Winter green, parang ganon. Diba? Eh, ganon mga kapatid eh. Praise God. Oh, kaya relationship, napakaganda. Habang may buhay pa, let us do the work of Him that sent us, mga kapatid. Sapagkat darating po ang araw, darating po ang kadiliman, wala na po tayong magagawa. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, one thing I can say, hindi natin alam ang ating panahon. Ngunit pasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na sa mga araw na ito, patuloy tayo niyang pinatnubayan, patuloy po tayo binibless ng ating Panginoon. Kaya tinitingnan ko yung pastor niyo, mga patid, young people pa ito nung una hanggang nagiging official natin. At ngayon, isa na sa ating general officers, mga kapatid. It's not easy, but it takes time, patience, mga kapatid. Pero kahit ano kabigat yan, basta alam mo na ang ginawa mo ay ang work of the Lord, mga kapatid. It doesn't matter. Hallelujah. Ang importante, we have done the work, the mission that God has given unto us. Hindi ba yung mga sundalo padalan may mission? Pagbalik nila, mga kapatid, pinadala doon 50, ay nakabalik 5 na lang. Magre-report pa rin yan sa kanilang CEO. Sir! Mission is accomplished. Ang ating Panginoon din nakabayumay sa cross at ang sabi niya, it is finished! Hallelujah! Tatapusin natin ito, mga kapatid!
I must do the work of Him that sent me while it is day the night. Come and no man can work. And then at the top of the cross, Jesus said, it is finished. Hallelujah, 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 hallelujah. I-share ko lang itong isang pastor natin, mga kapatid, bago tayo magtapos. Bumisita ako sa kanya sa park ng Agusan del Norte. At ang sabi niya, Pastor Mario, parang nafe-feel ko na parang ang gawain ng Diyos na binigay sa akin parang tapos na. Talaga? Oo nga, Pastor eh. Isa lang bagay hiningi ko sa Diyos na gusto kong mamatay sa kanyang gawain. Di ba kung sundalo ka, mas malaki ang bayad sa iyo pag namatay ka, killed in action? So yun ang gusto ko, Pastor Kia ba? Killed in action. After a month, tumawag yung anak niya, Pastor, papa, wala na. Bakit? Nagtuturo siya ng Sunday school. Nag-explain siya for 25 minutes. After that, nakahawak sa palpit at biglang bumagsak, patay agad. Ang sabi ko, yun ang hiniling ng papa mo. Na mamatay siya sa gitna po ng gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, this is Mission Sunday. One more time ay ati pong ititingala ang ating mga mata sa maraming mga kaluluwa, mga kapatid. I don't know how to reach them, but the Lord will lead us and give us more souls, mga kapatid, because we know that this is the heartbeat of God. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Hindi ko alam ilang taon na lang ang natitira sa buhay ko. But I'm not afraid because my life is spent for the glory of the Lord. Ang hiningi ko na lang sa Panginoon, let me abide in you, Lord, until my last breath. Let everything that has breath praise.